yung mga senior citizen, lalong-lalo na sa anim na barangay, ini-organize talaga ng COSI. At saka binarehistro, nabigyan talaga siya ng pangalan at nabigyan siya ng partisipasyon. Hindi lang sa Barangay Development Council, sa committee, pati na sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council kasi may regular member din kami na senior citizen. Ang Disaster Risk Management and Resilience ng 30 barangay sa 5 munisipyo sa probinsya ng Agusan del Sur ay tuloy-tuloy na tumataas, lalo na sa pamamagitan ng inclusion and capacity development ng nakatatanda at iba pang vulnerable grupo sa komunidad. Ito ang pangkalahatang layunin ng proyektong Promoting Inclusive and Disaster Resilient Communities in the Philippines. Ang Coalition of Services of the Elderly o COSE sa suporta ng German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development o BMZ, HelpAids Deutschland at Action Deutschland HIF o ADH ay inumpisahang i-implementa ang proyektong ito noong Nobyembre 2020. Sa nakalipas na 3 taon, ang COSE sa pakikipagtulungan sa local government units ng Bunawan, Esperanza, La Paz, Loreto at San Luis, older persons organizations at iba pang stakeholders ay nakapagsagawa ng iba't ibang pagsasanay at aktibidad na nakatulong sa pag-abot sa pangkalahatan at espesipikong layunin ng proyekto. Sa kabila ng mga hamon na kinaharap ng proyekto katulad ng COVID-19 pandemic, narito ang mga key activities and achievement at kwento ng nakatatanda at iba pang stakeholders na naging bahagi ng proyekto. Strengthening of Older Persons Organizations. 450 OPO leaders mula sa 30 barangays ang dumaan sa capacity development activities katulad ng leadership and organizational management. 30 OPO ang nakapagbuo ng kani-kanilang vision, mission and goal at constitution and bylaws at nakapagbuo ng iba't ibang committee katulad ng disaster risk reduction, health, livelihood and advocacy. 24 OPOs ang rehistrado sa Department of Labor and Employment. In my stay here as a Loretohano, there was never an organization about the elderly. So I was inspired when I was invited to attend that kind of orientation about the strengthening of elderly. So I was very happy then that this organization of COSE had been part in our municipality. Establishment of community-based healthcare programs and services. 160 home care volunteers ang dumaan sa mga pagsasanay katulad ng geriatric care at nakatanggap ng health kits na kani-kanilang ginagamit sa paghahatid ng basic healthcare services sa mahihina, may sakit at bedridden na nakatatanda. Patuloy na pagpapataas ng kanilang kaalaman sa physical therapy, psychosocial at home care volunteering, lalo na sa panahon ng emergencies. Unang-una, nagpasalamat ako sa home care at sa mga kasamahan ko na sumuporta, sumasama sa mga lakad namin. Tapos yung kusa talaga yung loob nilang sasama at yung paggawa namin ng pagbisita ng mga bedridden at saka yung sa mga sakitin na matatanda. Kahit matanda rin kami. Establishment of AIDS-friendly livelihood projects of the OPOs. Nakapagtayo ang 30 OPO ng AIDS-friendly livelihood projects katulad ng tables and chairs rentals, savings and credit initiative, vermiculture o vermicomposting production at iba pa. Advocacy for local policies to address issues and concerns of older persons. 25 barangay local government units ang mayroong senior citizen center na nagagamit ng nakatatanda para sa kanilang regular meetings at iba pang aktibidad. 30 BLGUs ang naglalaan ng 1% ng national tax allotment para sa programa at serbisyo ng nakatatanda.
Nakapagpasa ng executive order sa 2 munisipyo at 15 barangays na kumikilala sa OPO bilang kinatawan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council at Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee. Inclusive Community-Based Disaster Risk Reduction and Management. Na-reactivate at napalakas ang kapasidad sa Basic Life Support and Water Survival, Management at Evacuation Camp, Disaster Response katulad ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis, Incident Command System, Family Preparedness at Community Drills ng BDRRMC at Key Leaders ng 30 Barangays at nakatanggap ng kompletong set ng DRR Equipment and Emergency Warning System. I can remember they had the basic life support training, the camp coordination and camp management. It is a big help. Para halimbawa, sa mga seasonal flooding na nangyayari sa munisipyo, halimbawa, the oncoming El Nino, at least they will be able to situate themselves sa mga kaalaman na naipahatid ng COSI. And me as a designate MDRRM officer, I think it helps a lot. Part yun ng mga activities namin, the information and education campaign, part natin na mapalaganap yung kaalaman sa disaster preparedness. Formation of Support Group. Nakapagbuo ng 5 support group sa 5 munisipyo na sakop ng proyekto na nagmo-monitor sa implementasyon ng OPO programs kabilang ang Home Care Assistance Program at Livelihood Projects. Renovation ng COSE Evacuation Center sa Bunawan. Naayos ang evacuation center na matatagpuan sa Barangay San Teodoro sa munisipyo ng Bunawan. Nagsisilbi itong venue ng iba't ibang gawain at pagsasanay ng Older Persons Organization. Senior Citizens Tips. At upang mas mapataas ang kaalaman at kamalayan ng nakatatanda sa kani-kanilang mga karapatan at iba't ibang isyo na may kinalaman sa kanilang sektor, nagkaroon ng regular na online discussion na tinatawag na Senior Citizens Tips o Time for Information and Public Service. Kinikilala ng COSE ang kahalagahan ng partisipasyon ng nakatatanda, LGU partners at iba pang stakeholders, kaya siniguro na ma-involve ang mga ito sa pagpaplano, pag-implementa at pag-monitor ng iba't ibang gawain sa kanilang komunidad. 30 Barangays, 30 Older Persons Organizations, 30 Livelihood Projects sa loob ng 3 taon. Ngunit, bukod sa mga ito, marami pang nakatatanda at iba pang miyembro ng komunidad ang naabot ng proyekto at iba't ibang kwento, karanasan at mga aral ang naibahagi. We are thankful na nandito yung projects because the widespread information and disaster preparedness helps a lot to make our elderly prepare for any event of calamities or emergencies. Sa ngayon, dahil sa na-train sila, malaking dagdag karunungan, kaalaman sa kanila. Kaya ang barangay ay masabi natin magagaanan na rin. Kaya hindi na kami mahihirapan kung sakaling may mga kalamidad. Dahil siya, alam na nila ang gagawin nila pagka mayroong mga problema o kalamidad sa barangay. Ay pagpatuloy namin ang mga proyektong naibigay, ingatan at sikapin namin na may pagpatuloy kahit na wala na po, matapos na po ang proyekto ng COSE. Sa mga nakatatanda, stakeholders, donors at sa lahat ng naging bahagi ng proyekto, maraming salamat po. Sama-sama po tayo sa patuloy na pagkilos upang tayo ay magkaroon ng mas maayos at ligtas na komunidad o inclusive and disaster resilient communities, hindi lamang para sa nakatatanda kundi para sa lahat, anuman ang edad, kasarian, kulay, relihiyon at grupong kinabibilangan.